Live na ba tayo? So I think we're live. Yes, we're live. Okay, so happy. Hello guys, happy Wednesday sa inyong lahat. Magandang gabi. Ay, nasa mabuti kayong kalagayan dahil ngayon ay maganda yung training natin na pag-uusapan. Okay, so live na naman tayo. Today is October 12 and ngayong araw na to, no? 4 days to go na lang bago yung pinakainaabangan natin na simula ng ating launch, no? Launch campaign. Okay, so sa mga members natin dito, this is ito yung panahon na napaka-exciting para sa inyo, no? Para sa ating lahat, para sa ating community, dahil ito na yung simula ng ating bagong journey para ma-fulfill yung ating vision, no? Para makatulong sa maraming mga tao, mga Filipino na ma-achieve yung kanilang mga financial goals, financial dreams, no, by teaching them in online business. Okay, so napaka-exciting yan. Napaka-exciting na panahon. Okay, again, 4 days na lamang. No? 4 days na lamang at simula na nating maipopromote yung ating bagong training, no, free training na Millionaire Master Plan. Okay, so excited na ba? Ready na ba kayo? Nakapag-prepare na ba kayo? Okay, alam nyo na ba yung mga specific? So later on, pwede natin pag-usapan yan lahat. Okay, so ngayon, siguro aantayin lang natin na makapag-pasok, no? Makapasok yung ating mga members, tapos simula na tayo. Okay, and sa ngayon, sa training natin ngayon, no? Make sure na mag-stay ka hanggang sa uli dahil i-discuss natin yung mga ilan sa mga frequently asked questions about our products na RocketPages and Impact Instrument, no? Ito, ibigyan ko kayo ng detailed walkthrough doon sa mga usual na natatanggap namin sa support, no? And i-record natin sa live training yung walkthrough na gagawin natin, and then i-upload natin siya doon sa ating help widget para lagi nyo siyang ma-access. Okay? So yun, and merong reason kung bakit medyo magiging technical ng konti, no? Kasi magiging technical ng konti yung ano natin, yung pag-aaralan natin at yung papakita ko sa inyo, no? Konti lang naman. Hindi naman dudugo yung ilong natin, no? Sakto lang. Nasakto lang. Okay? And may reason kung bakit ko kayo tuturuan ng ganung medyo technical la konting technical na walkthrough na lesson, no? And later on sa huli, i-explain ko sa inyo kung bakit ko tinuro. No, bukod sa maraming nagtatanong, meron pang isang reason. No, bukod sa maraming nagtatanong ng mga frequently asked questions na sasagutin natin for this evening, merong isang napaka-importanteng lason kung bakit kailangan nating matutunan kahit konti, no, yung mga medyo intermediate na mga bagay sa ating business. Okay? So make sure na magstay kayo until the end dahil sigurado marami kayong matututunan dito sa ating gagawing training. Okay, so ilan na ba tayo? Right now, meron tayong 73 live attendees dito sa ating live training. So antayin pa natin sila. So siguro two more minutes tapos simula na tayo, dire-diretso tayo. Okay? So saglit lang, ha. Bigyan niyo ako ng 2 minutes. May kukunin lang ako. Ha? Wait. Okay guys, good evening sa inyo. Sige, hintayin lang natin si Coach Edward, no? So, pwede kayo bumati dyan, no? Para mabati ko rin kayo. Okay, so batiin ko lang yung mga attendees. Edna, si Rin, si Roderick, si Noreen, ayos, Dominators. Diyan kayo, ayos yan. LV, si Friend, ay si Paul, ayan, sinabi pala niya siya si Paul. Maria Teresa, si LD, ayan, si Vic, work at home dad. Si Jenny, ayan, si Edna, si Rin, gigil na raw. Ayos, Estelita, si Odette, kakapasok lang, si Odette, si Merlin, si Nels, good evening,
Si Che. Ayan, hindi ko pala nabati si Che. Ayan. Si Jefferson. Ayos. So, kamusta naman? Kamusta naman ang Wednesday nyo? Grabe, Wednesday na. Konti na lang, guys. Pati ako, gigil na talaga. Naintindihan ko si Edna Sirin, no? Nararamdaman ko rin yung gigil niya. Promise. Nakaka-excite talaga yung mga mangyayari sa panahon natin ngayon. I believe, no? Ito ang magiging ganito natin, no? Ito ang magiging breakthrough natin ngayong October, bago matapos tong taon na to, no? So, gawin na natin lahat. Kung ano ituturo sa atin ni Coach Edward ngayon, no? Take notes. At please, kung medyo nagiging parang, sabihin natin parang nahihirapan talaga kayo, okay? Okay lang yun, no? Pagtiyagaan talaga, no? I understand na dun sa mga baguhan talaga, yung mga biglaan na lang, no? Kasi mahirap talaga sa baguhan. I promise you, kapag pinagtiyagaan mo siya tapos hindi ka sumuko, worth it talaga eh, no? Kasi magkakaroon ka ng parang advantage dun sa mga tao na negative, no? Nagkaroon ka ng advantage dun sa mga prospect or sabihin natin dun sa kasama mo na negative na aralin tong mga tools na to. Pero imagine, no? Imagine mo na alam mo tong mga tools na to, samantala yung mga kakompetensya mo or kakompetisyon mo, no? Imagine mo yun, no? Tapos ayaw nila pag-aralan. Malamang sa malamang, alam mo na kung paano gumamit ng tools na to para makakuha ng prospect. Tapos siya ayaw niya pag-aralan. Eh, ikaw makakakuha ng mga prospect na yun, di ba? Kaya ang laki ng advantage, no? Kaya sana ganun mo siya makita. Okay, yung mga tinuturo namin sa inyong mga tools, medyo masakit sa ulo minsan, pero ano yun, no? Imagine mo ikaw yung isa or mga unang-unang mga Pinoy na nakapag-aral nitong mga tools na to, no? Kahit hindi ka IT graduate, kahit na hindi mo siya inaral sa school, no? Imagine mo, 'di ba, ikaw, iba sa atin dito, baka hindi nakapagtapos ng pag-aaral, 'di ba? Pero kung natutunan mo tong skill na to na hindi tinuturo sa mga eskwelahan, ang laki ng advantage mo talaga. Okay? Ang laki ng saka ito yung parang bagong pag-asa mo na may kukuha sa iyo. Imagine mo yung mga yung mga companies, no? Yung mga companies yung kumukuha sa'yo dahil alam mo itong mga skills na to, yung mga FB ads, paggawa ng mga lead capture page, no? Paggawa ng blog. Kasi, naalala ko dati, no? yung mga nakausap ako minsan, yung tatay ko pala may nakausap ng mga negosyante, no? Hindi nila alam paano nililipat yung business nila sa online. At sa'yo yun, no? Yan yung malaking advantage mo kapag nakuha mo yun. Okay? Kaya I hope na makita mo yung bigger vision or bigger picture nito. Mahirap sa simula, pero kapag napagtiyagaan mo siya, worth it talaga, no? Future investment mo yan para sa sarili mo. Okay? Ayan. Salita ka lang, Coach Edward, ha? Mag-okay ka na dyan, ha? Ayan. Ayan, dami mga dominators. Ayos, ay si Noreen, si Jonathan. Ay, si Jonathan pala, dyan din. Okay. So guys, dinig na ba? Dinig na, no? Dinig na, pre. Yes. Okay, so guys, ayun, sa mga ano, sa mga members natin na hindi pa nakakalam, meron na tayong mga bagong ano, no, bagong support or help center. Okay? Kung saan itong help center natin, dito yung ito yung lugar, no, kung saan tayo tumatanggap ng mga questions, ng mga inquiries mula sa ating mga members, okay, sa ating mga customers. So ito yun, papakita ko lang din sa inyo. For example, sa Impact Instrument, okay, ito yung ating help center sa Impact Instrument. Pakita ko lang sa inyo, ha. Okay, so ito yung help center natin, help.impactinstrument.com. And dito may mga articles yan. Eh, kung mapapansin nyo, dito sa baba, meron dyang chat, no? Live chat na kung saan nag-a-accept tayo ng chat support during 11 a.m. up to 8 o'clock p.m. Okay, and basta may question kayo, punta lang kayo dito, no? Kung may question kayo dyan. Siyempre, unang-unang gagawin nyo, i-research, isa-search nyo muna dito. And then, kung sakaling yung question nyo ay wala dyan, doon kayo makipag-engage or magtanong via chat support. And at the same time, meron din tayong tinatawag na help widget. No, dito sa loob mismo ng Impact Instrument account nyo, meron din tayong help widget. No, ito naman, mga short articles tsaka mga walkthroughs na pwede nyong basahin, no, at aralin.
Okay, so i-click nyo lang yan, mag-search lang kayo dyan. For example, may question kayo about video, no? Type nyo lang yung keyword, lalabas na yung mga keyword about, yung mga training, no? Yung mga walkthroughs about that keyword. For example, post, no? May question kayo about post, no? So yan, how to write a post, how to schedule my post, okay, etc. So yun yung mga ways natin to accept questions from our customers and our members mula sa inyo. Okay, and recently, no, maraming nagtanong dun sa ating chat support ng mga question about integration. No, kung paano i-integrate yung kanilang mga autoresponder sa RocketPages, kung paano i-integrate yung kanilang autoresponder sa impact instrument. So ngayon, ang gusto kong gawin natin ay I will give you a short walkthrough, no, kung paano mag-integrate ng inyong autoresponder and kung paano kayo mag-integrate ng autoresponder nyo sa RocketPages and Impact Instrument. And bago yon, bago kayo bigyan ng walkthrough, explain ko rin muna, no, kung ano ba yung ibig sabihin nun. No, lalo na sa mga first timers natin na members, ano ba yung integration na yan? Importante ba yan? No? At ano bang silbi niyan? Di ba? And sabi ko nga sa inyo kanina, nung nagsisimula pa lang tayo, may isang reason kung bakit ko gustong ituro yung mga medyo advanced, no? Medyo advanced na mga bagay na to sa inyo. Okay, later on, after ng webinar natin, i-explain ko sa inyo yan, okay? So ngayon, paano ba yan? Ano ba silbi ng integration na yan? No? Ano ba yung mga integration na yan? Parang buzzword naman yan, parang techie naman yan, no? Kala ko ba, hindi techie. Okay, ganito yan. Kapag nag-drive kayo ng traffic, no, sa isang landing page, no, for example, ito landing page natin, or capture page. Okay, so for example, ito na lang, yung sa akin na lang, ha? Example lang ito, ha? Okay. Hindi lang. Pag nagda-drive kayo ng traffic or nagpapapunta kayo ng visitor sa isang capture page. So for example, ito, I hope nakikita nyo, no? Okay, di ba nagre-register sila ng email dyan, ng contact information nila dyan? Okay, ngayon, ang tanong, saan napupunta yon? No? Saan napupunta yung mga email address na yon? Parang ganito siya. I-visualize natin para mas madali niya maintindihan, no? So for example, ito yung mga tao nagpupunta sa capture page ninyo. So this will represent, ito yung magre-represent ng mga tao pumupunta sa inyong capture page, sa inyong rocket pages ng mga capture page, no? Yan yun. Tapos sabihin natin, nag-o-opt-in sila, nag-e-enter sila ng kanilang mga information, contact information. Ngayon, ang tanong, saan napupunta yung mga yun, no? Okay, saan napupunta yun? Unang-una, nai-store yun sa Rocket Pages account nyo. No, pupunta yun sa Rocket Pages. Kita naman, no? Okay, may ipon yun doon sa Rocket Pages. May kita nyo yun sa My Leads. Okay, dito yun, dito. Sa My Leads. Pakita ko na lang din. Ayan, I hope may kita nyo, ha? So, sa My Leads, dito yan mapupunta. Nasa my list. So for example, sa akin ito yung mga leads na naiipon ko from all of my capture pages. So for example, ito, itong specific page na to, sabihin natin ito. Ito, itong capture page ko na to, okay, kita naman, no? Yung mga leads na nagre-register dyan, itong capture page na yan, yung mga tao nagre-register dyan, ito yan, no? Dito yan napupunta. Okay, so naiipon yan sa Rocket Pages. Okay, so ano naman yung integration? Okay, ano naman yung integration? Paano, ano naman yung papel niyan? Kapag meron kang integration, basically, kapag may nag-register doon sa capture page mo, maibabato rin yung contact information na yun sa tinatawag na autoresponder. So for example, autoresponder, siguro ganito na lang. No, ito yung magre-represent ng autoresponder. So pwedeng get response, no, Aweber, etc. Okay? So ano namang silbi nito? No, anong papel nito sa ating mga marketers?
sa ating mga online marketers, anong silbi niyan? Okay, kapag napupunta kasi dito yung email, no? Dito sa sistema na to, dito mo sila mapapadala ng email follow-up. Okay, kasi dito nai-store lang. No, kapag may nagpumasok na email diyan, nai-store lang. Okay? Ngayon, pwedeng dalawa, no, ma-store at ma-install din dito, and at the same time magamit mo tong system na to para mapadalan sila ng mga email follow-up. Okay? Yun yung ibig sabihin ng integration. Okay? Para makonekta mo yung Rocket Pages natin, no? Itong Rocket Pages na capture page dito sa autoresponder, kailangan mo ng integration. Okay? So ganun 'yon. So after nila, para after nila mag-subscribe, mapunta sila sa affiliate link mo. Sabihin natin ito yung Millionaire Master Plan na affiliate link mo, no? Bago sila mapunta diyan, na-capture mo na yung kanilang email dito sa Rocket Pages saka sa autoresponder. Okay? So malinaw ba 'yon, guys? Naiintindihan ba 'yon? No? Naiintindihan ba yung concept na 'yon? Okay? Kapag may nagpuntang traffic or online visitor doon sa capture page mo, sabihin natin nagpunta ka doon sa yun nga, sa capture page na 'yon na pinakita ko sa inyo. Pag may nagpunta dito, napapasok sila sa una dito, no, sa Rocket Pages, sa listahan. And at the same time, papasok sila sa autoresponder like get response. Sabihin natin ito get response, no? So parang ganun. Naiintindihan ba yun, guys? Malinaw daw, sabi ni Chris. Okay, good, good. Si Chris lang? How about yung iba? How about yung iba? Okay, sige, ha? Malinaw, ha? Wala mamaya, wala magtatanong ano yung autoresponder. Okay? Malinaw ba? Sisiyo na sisiyo. Okay, naiintindihan naman yung concept, no? Okay. So, yun, guys. Ngayon, ang gusto kong i-walk to sa inyo ay kung paano yung integration natin. Paano ba ginagawa yung integration, no? So, ngayon, punta tayo doon sa integration part. First, na kailangan mong gawin, no? To, para ma-integrate mo itong capture page mo sa iyong autoresponder. So, for example, get response. Ang unang-unang kailangan mong gawin ay mag-create ng page. No? So, mag-create ka muna nung magiging capture page mo. Alright? So, for example, create tayo ng panibagong capture page, no? Opt-in page, squeeze page, yung mga tawag dyan. Eh, pare-parehas lang yon. Page kung saan makakapag-register ng kanilang email address or other contact information yung visitor. So, sabihin natin ito. Sabihin natin ito, no? So, pangalanan natin siya na squeeze page integration sample. Sabihin natin ganyan, no? Sabihin natin ganyan. Okay, so ngayon, meron ka ng capture page. Diba? Ito yung capture page mo. No? Ngayon, para ka magkaroon ng capture page, kailangan kang gumawa ng tinatawag na squeeze box. No? Squeeze box yun yung ito, yun yung form na lumilitaw kapag kinlik yung button. Okay, so for example, ito sa akin, bam, yan yung squeeze form. Paano mo makikreate yun? Okay, so double click mo lang yung button na to, double click mo yan, and then may lalabas. No? Ano yung lalabas? Mga options. Okay, itong pangalawang option, yung squeeze box, yan yung pipiliin mo. So ito, sa ngayon, meron tayong 4 templates for squeeze box. Okay? Kasi itong button na to, pwedeng link yan eh. Pwede mong gawing link. Masabihin mo, sabihin natin gusto mong mapunta sila sa website, pwede. Kaya naman may ma-download sila na file, pwede. Okay, so ang option na pipiliin natin ay squeeze box. Okay, so ngayon, piliin natin itong template na to, choose. And then, itong lumabas na to, dito mo pwedeng ma-edit yung iyong, basically yung squeeze box. Ito na yung squeeze box natin. So, nakikita mo pwede pa rin siyang i-edit. No? Pwede pa rin siyang i-edit. Pwede mong palitan yung kulay. No? So, yung background, pwede mong gawing kulay green, etc. Ikaw masusunod dyan. Pati yung button, pwede mo rin palitan. Okay? So, ngayon, meron na tayong squeeze box.
Ano next na gagawin natin? Ang next na gagawin natin ay yung integration na. No, integration. Ito na 'yon. No? Dito na papasok yung inyong mga autoresponders. So right now sa Rocket Pages, we have Get Response and Aweber. Okay? So sa Get Response, sabihin natin Get Response. Okay? Pag pinili mo 'yon, hihingan ka ng dalawang information. Ano 'yon? Yung API key tsaka yung campaign. Okay, so yung API key na yan, saan mo makukuha yan? Okay, saan mo makukuha yan? Yun yung ipapakita ko sa inyo, ha? Dito mo makukuha yan. So for example, meron ka ng Get Response account. Log in ka lang. Tapos, pumunta ka dito sa gear icon na to. Okay? Ay, dito ba? Tama ba? Ah, dito pala. Sorry, sa drop-down menu. No? And then, nasan nga uli yun? Nakalimutan ko, ha? Ah, dito pala, sorry. Okay, dito sa my account, no? Dito sa my account, and then integrations. Ayan. Integrations. So, hindi mahirap, no? My account, and then integration. Diyan mo makukuha yung iyong API key. No? So, ito, API. Dito, sa API. Okay, so yan. Hindi ko na ipapakita sa inyo yung API key ko. Okay, pero yun yung ipipaste mo dito. Yun yung ipipaste mo bali dito. Kapag na-paste mo na yan dyan, dito sa campaign, basically, lalabas kung ano yung mga campaign na meron ka. Okay, so for example, ito. I'm sure, I think hindi nyo nakikita yung drop-down, pero may drop-down menu yan. So kung makikita mo, mayroong mga iba't ibang options, no? Okay? So ganun. Alright? So kapag na-set up mo na, no, yung API key mo, yung integration mo, ang gagawin mo lang, just simply save squeeze box. And then, integrated na yon. So, paano mangyayari niyan? Every time, ang mangyayari niyan, no, kapag naset mo na yan, ang mangyayari niyan, every time na may maglalagay ng email address nila dito, mapupunta dito sa campaign na ito. Okay? Yung campaign na yan, FFM Online. Again, kapag may naglagay ng contact information dyan, automatic mapupunta dito sa campaign na to. Wala ka ng i-code. Wala ka nang kailangang HTML code na kopyahin. Basta automatic, papasok yan dyan sa campaign na yan. Okay? So, nag-gets ba yun, guys? Malinaw ba yun? Malinaw, di ba? Si Mark, malabo daw. Sabi, ano yung malabo? Yung screen ba? O yung training? Okay? So, ganun, ha? Basta may nilagay ka doon na code. API yon. Ibig sabihin ng API, parang password yun eh. Parang password yun. Na parang sinabi mo kay Get Response, sige, lahat na papasok na email dyan, papasukin mo dyan. Parang ganun. Okay? Yun yung trabaho ng API code. API key pala. API key ang tawag nun. No? Okay. Yun na yun, no? Ito na yan. Basically, yun na yun. Paano mag-integrate? And then, ang isa pa sa mga frequently asked questions ay, kung paano ko i-set up yung page na mapupuntahan nila after nilang mag-opt-in. So for example, ito. Ito yung isang ano, ha. Pakita ko ulit. I hope nakikita nyo, guys. So for example, ito yung capture page ko, no? Kapag may nag-register dyan, sabihin natin ito. Admin, ito, sample email lang yan, ha. Sabihin natin yan. Diyan, sabihin natin ganyan. Pag may nag-register dyan, paano ko isi-set o saan ko isi-set up yung itong page na mapupuntahan nila? Okay? So, di ba nag-register and then napunta dito sa page na ito. So, paano ko gagawin yun? Napakadali lang yun. Isi-set up mo yun sa Rocket Pages din. Okay? So, ito, save muna natin to. Isi-set up mo yun sa Rocket Pages din by simply going to settings and then thank you page. Okay, o kaya naman, i-click mo lang itong plus na button na ito. Okay? Kapag kinlik mo yung ideal sa dalawa na yan, no, may lalabas ulit na box. Okay? Dito mo na masiset o dito mo na sasabihin kay Rocket Pages account mo o dun sa dito sa capture page na sin-setup mo kung saan sila mapupunta after nila mag-subscribe. Okay, so pwede kang pumili ng existing na page na nasa Rocket Page account mo, no? So ito, for example, itong mga existing page na yan na ginawa ko before, pwede yon.
Okay, so ito, existing page. O kaya naman, pwede rin specific URL. Now, for example, sabihin natin yung affiliate link mo, no, na ginagamit mo sa Unity Network, no, na affiliate link na ipapaalam namin sa inyo this coming Friday, no, yung affiliate link nyo, pwede nyo ilagay yan dyan. Okay, so para after nila mag-subscribe dito sa Rocket Pages mo, doon sila mapupunta sa affiliate link mo. Okay, o kaya naman, pwede ka rin mag-create ng new. No? Ng new. Ibig sabihin, from scratch. So, sabihin natin yan. Gawa tayo ng bago. Sabihin natin, itong page na ito. Sabihin natin itong page na ito, itong may juice. Okay, so gamitin natin yung template na yan. So makikita mo, side by side, pwede mo na silang i-edit side by side, no? Nang sabay. Pwede mo na silang i-edit ng sabay. Okay, basta again, pag may nag-opt-in dito, yan, automatic, mapupunta yan dito sa thank you page mo. Okay, so i-testing natin, ha? Ang unang gagawin natin, i-save muna natin, and then i-publish natin. Okay, so publish natin, then i-testing natin. No? I-view natin yan. So ito yung capture page. Okay? Yan yung sinetup natin na squeeze box. And then, pag kinlik ko yung button, automatic, doon na siya mapupunta. Okay? So, ganun kasimple. Alright? Ganun kasimple. Now, yung iba tatanungin, di ba may setting din ng thank you page sa get response? Ibig sabihin, pwede ka rin mag-set up ng thank you page mo sa get response, di ba? Paano yon? Ang mangyayari, ma-overwrite yun. Ang susundin na setting ay yung setting mo sa Rocket Pages. Okay? Very important yon. Okay? So, ganun siya. Okay, so, kung i-visualize natin yun, ito yung ginawa natin. Gumawa tayo ng Rocket Pages, no? In-integrate natin siya sa get response. Okay, para yung email na i-re-register dito, mapupunta dito. And at the same time, nag-set up tayo ng thank you page. Okay? Not necessarily thank you page. Ibig sabihin na ng thank you page, not necessarily na magte-thank you ka dun sa page na yun, no? Thank you page lang, yun lang yung nakasanayang tawag doon. Pero basically, saan siya mapupunta? Next after nila mag-opt-in. Yun yung thank you page. No? Confirmation page, iba yung tawag dyan. No? Hindi mo lang mag-thank you dyan. No? Pwede yung sales presentation, pwede yung kahit ano. No? Paano ganun? Malinaw ba guys? Malinaw ba yun? Tatanungin ko kayo. Kung malinaw yun, pwede tayo mag-proceed sa next na gusto kong i-walk through sa inyo, which is yung impact instrument. Okay, kung paano mag-set up ng mga widgets, paano mag-set up ng mga na integration. Okay? Okay, so may questions tayo. Siguro sagutin na natin itong mga to as long as related sila dun sa tinuro natin. No? Coach, yung landing page po ba, squeeze page? Okay. Coach, yung landing page po and squeeze page, same lang po ba yun? Okay, pwede silang ano eh, pwede silang parehas lang. No, pero landing page kasi, tinatawag na landing page kapag galing sa click, no? Galing sa click. Usually galing sa click ng ads, no? Magla-landing sila, no? Yun yung landing page na tinatawag. Now, pwedeng yung landing page na yun may opt-in form or wala. Okay? So, pwedeng same lang sila. Okay? Pero, in our case, most of the time, parehas lang sila. Ito, si Norbs. Sige, question ni Norbs. Tanong lang po, for example po, if nahinto yung membership sa Rocket Pages, yun po bang lahat ng mga na-capture, di mawawala? Okay, that's a good question. Norbs, basically, ang mangyayari kapag na-expire yung subscription mo, ang mangyayari, hindi mawawala yon. Hindi mawawala yung capture page na ginawa mo, hindi mawawala yung mga leads na andon sa loob ng account mo. Ang mangyayari lang, hindi ka makaka-access sa dashboard and at the same time, yung mga pinublish mo na page, they will stop working. No? Pero the moment na ma-activate uli yung subscription mo, gagana na uli lahat. Okay? Okay, Ron. Sabi ni Ron, pwede po bang i-integrate ang Rocket Pages papunta sa Facebook? Facebook. Siguro, Facebook to, no? Facebook. Pwede. Ang gagawin mo lang,
ay ang gusto mo bang mangyari ay mapunta sila sa Facebook page mo after nila mag-subscribe, or gusto mo yung mismong capture page mo ay nandun sa Facebook tab mo? Kasi ang sagot is parehas, pwede yun. Na pwede mong magawa yun, yung dalawa na yun. So for example sa akin, no, sa Facebook fan page ko, naka-integrate doon yung isa sa mga opt-in page, no? For example, ito. Yan. Oh, ito yung fan page ko, no? Isang fan page ko. Meron dito na ito, Rocket page, tab page. Basically, dyan nakalagay yung Rocket page na ginawa ko, no? Yan. Yan yun, basically. Yan din yung kanina, no? Pag may napunta dyan, pwedeng mag-opt-in, no? Nasa ano ko na siya mismo? Nasa mismong fan page ko na siya. So, paano mo gagawin yan? Napakasimple lang. Ang gagawin mo, magpapublish ka, tapos sa Facebook, yon, publish to Facebook page. Pag pinublish mo yan, ang mangyayari, lalabas yung mga fan page na pagmamayari mo, tapos pipiliin mo na lang siya lang. Okay? Ngayon naman, kung ang gusto mo mangyari ay mapunta sila, no? For example, after nilang mag-subscribe dito, no? So for example, ito, after nilang mag-subscribe dyan, ang gusto mo mangyari ay mapunta sila doon sa Facebook fan page mo, gagawin mo yon by simply editing your thank you page. Diba? Kanina, thank you page. Ang gagawin mo, i-delete mo muna to. So, for example, delete na natin yung thank you page na yan, ha? So, dinelete na natin. Papalitan mo ngayon yung thank you page mo. Ang gagawin mo ay URL. No? URL, yung address nung fan page mo. So, for example, sa akin, ito. So, kukunin ko yung address ng fan page ko, no? And then, ilalagay ko siya dito. Okay? So, paste ko lang siya dyan. Parang ganyan. Sorry. Mali. Parang ganyan. Okay? So, parang ganyan. Save mo lang yun, automatic. Doon na yung mapupunta. Okay? So, testing natin, ha? Testing natin. So, kanina, di ba, dun sa kulay green. So, this time, ang mangyayari, dun yun mapupunta. Fan page. Okay? O, di ba? So, ganun lang siya kasimple. Yung capture page po sa Rocket page, pwede ba yun sa widget ng impact instrument? Okay. Pwede mo siyang ilagay doon, no? Pero sa ngayon, wala pa tayong parang plug-in na pwedeng mag-connect sa kanilang dalawa. Kung pwede mong gawin, kung gagamit ka ng image, tapos i-hyperlink mo yung image na yun. No? Basically, pag may image ka doon, kapag may nag-click ng image na yun, ipupunta mo siya doon sa Rocket page na ginawa mo. Okay? Ito si Jonathan, pwede ba yung lagay ng motion backgrounds? Medyo hindi ko na, ano yun, motion backgrounds. Video. Siguro video, no? Sa ngayon, wala pa. Siguro in the future, pwede natin ilabas yung feature na yan. Si Eric, successful naman yung integration ko sa GetResponse, pero yung email sa Rocket page lang na save. Hindi na save sa GetResponse. Okay. Ganito. Ano rin yan, no? Common question din lagi yung ganyan, no? Kapag nagkakandak kayo ng testing sa kahit na anong autoresponder, make sure na yung email na nire-register nyo ay valid email. Okay? Pangalawa, make sure na yung email na yun ay hindi naka-register dun sa campaign na yun. Kasi kapag, diba, yung email na ginagamit nyo pang testing ay naka-register na sa campaign. Ang mangyayari, pag niregister mo ulit siya, wala mangyayari, no? Kasi naka-register na yun dun eh. So, ang kailangan mong gawin, i-delete mo muna siya from that campaign bago mo siya magamit sa testing. Okay? And at the same time, baka naka-double opt-in din, sabi ni Coach Raymond. Tama yon. I-check mo muna, baka naka-double opt-in. Kasi kapag naka-double opt-in naman, kailangan i-confirm pa muna nung nagmamayari ng email na yon na nag-subscribe siya bago siya pumasok.
Okay? So, ganun ha. Again, make sure na valid yung email na yun. Pangalawa, make sure na hindi pa nakaregister yung email na yun dun sa campaign. Pangatlo, tingnan mo kung naka-double opt-in ka. Kailan po magkakaroon ng ibang autoresponder sa Rocket Page aside sa list ng Rocket Page? Okay, ano naman yan, no? Yung Rocket Page natin is continuous ang development. So, i-announce natin kapag may bago na tayong integration dyan. Okay? Okay, so continuous tayong maglalabas ng mga additional integration and at the same time, additional templates, no? Doon sa ano natin, doon sa collection natin ng mga templates. And at the same time, mag-upload din tayo ng mga free background images doon sa library, no? So for example dito, 'di ba pwedeng palitan yung mga background? So mag-upload tayo din ng mga free images na pwede niyo gamitin. Okay? So dito, 'di ba? Pwede mapalitan kasi yung background image niya. Okay? So ang gagawin natin, papalitan natin 'yan ng magandang image, no? So parang mga ganyan. Magandang image, no? Yung talagang binili natin at may lisensya tayo na gamitin 'yon. No, hindi lang 'yun dinownload sa Google. Okay? Talagang lisensyado. No? Okay? Yun, pumasok na daw, sabi ni Eric. Okay, so ano yung ginawa mo, Eric? Ano yung, ano doon sa 1, 2, 3? Magkano price ng Rocket Page at Impact? Okay. Sa ano natin yan, sa October 24 natin i-announce. Yung ibang member, alam na. Na kung member ka na LD, tanong muna sa sponsor mo. Hay, kung hindi ka pa member, sa October 24 mo malalaman. Ito, may question si Leia May. Paano po if yung Millionaire Master Plan teaser video ang ilalagay sa thank you page? Paano po gagawin yun? Okay, so mas simple lang yun, no? Una, kailangan mo siyang i-download. Or gamitin mo yung existing video na naka-upload sa YouTube. Okay, so bigyan ko kayo ng ano ha, bigyan ko kayo ng link. Saan nyo madadownload yung video, teaser video na yun. Tapos i-upload nyo siya sa YouTube. Yung gamitin yung mismong YouTube video na ginagamit ko, no? Naka-upload na sa YouTube. Pwede rin. It's totally up to you, no? Ito. Nice. Ito. Copy. Dali lang ha. Tingnan natin. Ito, bibigay ko sa inyo yung link kung saan nyo matadownload yung teaser video. So, pwede nyo puntahan yan. Download nyo lang. Okay? O kaya naman, pwede nyo gamitin yung mismong YouTube video na in-upload natin, no? Ito, pwede rin. So, paano mo ilalagay yan sa thank you page? Simple lang, ganito. I-share ko na lang din sa inyo, no? Yan, I hope makikita nyo. So, for example, paano ka gagawa ng ganito, no? Ng page na may video, and at the same time, may ganyan, timer, etc. Paano mo ilalagay yung video dyan? Simple lang yan. So, unang-una, syempre, hanap ka ng template, no, na may video. Okay, so for example, ito. Sabihin natin yan, video master plan. Parang ganyan. Okay? So, pag nakapili ka na ng template, click mo lang yung mismong video area. Okay, in this template, ito. Click mo lang yan, and then lalabas sa may kaliwa yung URL. So, ilagay mo lang dito yung link ng YouTube. Okay? So, ilagay mo lang yan dyan. Automatic, lalabas na yun dyan. Okay, so pwede natin i-preview na natin. Okay, so ayan na agad. Diba? So, pwede mo siyang i-autoplay. I-click mo lang yung
yung autoplay na yan. Pwede mo rin i-hide yung mga control. I-click mo lang yan. Pwede mo rin i-hide yung mga related videos. Che-check mo lang yung mga checkbox na yan. So ngayon, preview na rin. Tingnan natin kung mag-autoplay ha. So yan, nag-autoplay, di ba? So ganun lang siya kasimple. Okay? Nasa existing campaign na pala. Yan, isa yan talaga, no? Okay, mga questions sa accidentally na delete ang section sa Rocket Pages na inedit. Pwede po bang mag-add ng ibang? Okay, good question, Leonil. Sa ngayon, naka-turn off yung feature ng Rocket Pages na pag-add ng elements, no? Sa ngayon, wala pa. Tinanggal natin yung feature na yun. Pero merong ano yun. Merong ganun actually yung Rocket Pages, pero in the future pa natin siya i-release. Okay, so sa ngayon, kung may na-delete ka, pwede mong gawin, i-undo mo. Undo yung pwedeng gawin. Okay, and in the future, gagawin din natin siya na pwede kang mag-add ng mga specific elements. Okay ba yan? Ito si Jade. May question si Jade. Ask lang po, kung dalawang websites lang po ang magagawa namin, ang Rocket Pages po ba or ang landing page, quiz page, is counted as website? Okay, good question, no? Jade, bali yung dalawang websites, para lamang yon sa impact instrument. Okay? Dalawang full-blown website. Now, sa Rocket Pages, unlimited. No, kahit gano'ng kadaming pages. So, for example, sa akin, nakita mo naman kanina, napakarami, di ba? So, unlimited ang pwede mong gawing capture page, sales page, thank you page dun sa Rocket Page, no? So, for example, sa akin dito, oh, di ba, unlimited yan. Maraming page akong ginawa dito. So, napakarami. Okay? So, madami, di ba? Ang dami yan. So, unlimited. Limited page, unlimited traffic, etc. Okay, so magkaiba yun, ha? Okay. Jefferson, question ko lang sana bakit hindi po makita yung preview ng page kapag nag-edit ako doon sa Rocket Page gamit ang phone ko. Okay, wala pa kasi akong laptop. Okay, so kung mag-edit ka using Rocket Page, sa ngayon, ang in-advise namin na gamitin nyo is either desktop, laptop, or tablet. Okay, sa phone, kasi nakaharang yung ano, no? Nakaharang yung parang menu niya pag sa Rocket Pages. Pero siguro i-edit na lang natin yun, ayusin na lang natin yun para pwede ka makapag-edit using your phone. Actually, pwede naman. Siguro naka-landscape ba tawag doon? Yung pa ganun, pahaba. Pwede. Okay? Pwede din po pala tayo sa webinar. Okay, so yun, ha? Okay na, ha? Okay na yun, ha? Create ng Rocket Page integration and then thank you page. Ganun lang siya kasimple. Okay, so ngayon, proceed tayo sa impact instrument. Okay? Paano nyo naman gagawin yung ganun, no? Sa impact instrument. Paano kayo mag-i-integrate? Okay? Paano kayo mag-set ng thank you page sa impact instrument? Paano kayo maglalagay ng widget, etc.? Okay, so yun yung mga frequently asked questions. So yun yung gagawin natin. Okay, so punta tayo sa impact instrument, ha? And again, sabi ko sa inyo kanina, may specific reason, no? May very important reason kung bakit kailangan nating matutunan yung mga ganitong medyo intermediate or medyo techie ng konti na mga skills. Okay? May reason yan. Okay, so ito, balik tayo. Ha? Paano ako, ang question nila, paano ako maglalagay ng opt-in form? Paano ako maglalagay ng capture form sa aking impact instrument? Okay? So parang ganito. Pakita ko sa inyo.
Okay, parang ganito. Sa vlog. Eh, wala yata dito. Yung akin na lang. Sabihin kay Raymond. So, for example yan, yung kay Coach Raymond, no? Paano siya, paano maglalagay ng parang form sa bandang kanan? Ayan, yung parang ganito. May paano maglalagay ng ganyan, opt-in form, sa kanan. Okay? So, paano yun? Paano natin gagawin yun? Dito sa Impact Instrument, we provide you with a plugin called Tribe Leads. Na so, ang gagawin mo, para makapag-create ka ng form na parang ganito, no? Punta ka lang sa Tribe Leads. Tribe Leads, itong makikita nyo sa kaliwa, Tribe Leads, and then, ang gagawin mo, unang-unang gagawin mo, no? Unang-unang gagawin mo ay magki-create ka ng tinatawag na lead groups. Okay, lead groups muna. Okay? So, sa una kasi wala kang lead groups. No, lead groups. So, yan yung unang gagawin mo, lead groups. Titlean mo. Natin na Unity Network Prospect. Parang ganyan yung lead groups mo. Okay, kasi lahat, sabihin natin lahat dyan, ang papasok dito ay mga prospect mo for Unity Network. Okay, tapos, ang pangalawang gagawin mo, set your targeting options. Actually, naituro ko na to, pero ang dami pa rin kasi nagtatanong. Okay, and then make sure na select all mo. Select all. No? Select all. Ibig sabihin, yung mga capture page na gagawin mo ay makikita sa lahat, no? Sa labas. Sa lahat nung, I mean, sa lahat nung vlog mo. Okay? Tapos, after that, pwede ka na mag-create ng opt-in form. Okay, so let's create the widget kagaya nung kanina, yung kay Coach Raymond, yung parang ganyan. Okay? And then, gawa tayo nun. Ito, add. Makakagawa ka ng form by clicking this add button. Ito, ito. Add. Okay, so create tayo ng form. Widget pala. Title na lang natin siya ng widget. Doon, no? Yung sa nasa kanan. Sa right-hand side. Ito. Okay? So ngayon, pag nag-create ka, napakasimple lang din. Napakasimple lang din. Ayan. Template. Pili ka ng template. O, ito yung template gamit ni Coach Raymond. Okay? So pili ka dyan ng kahit anong template. And then, ayan. Pwede mo na siya ma-edit. Okay? Ngayon, kapag kinlik mo yung form, dyan mo masiset up kung yung integration, no? 'Di ba kanina tinuro ko sa inyo paano i-integrate yung autoresponder. Dito 'yan, kiklik mo lang yung form, then connect with service ang tawag nila. No, connect with service. Okay? Create new integration. Piliin mo API kasi API integration tayo din dito, then next step. Okay? So sa ngayon, wala pa daw akong API integration na naka-set up. No, kailangan kong mag-create. Okay, so puntahan natin yan. Kinlik ko to, ha? Kinlik ko to, and then doon natin masiset up yung integration natin. Okay, so add new connection. Kasi connection ang tawag nila doon. So this time, piliin ulit natin get response. So yan yung pinaka nare-recommend natin. No? Get response. Tapos ayan na naman si API key. So ilalagay mo na dyan yung API key mo. Kanina, di ba? Dito yon sa my account, integration, API key, no? So, API. Napunta ka lang sa My Account, integration, then API key. Okay? So, ganun lang kasimple. Tapos, yun yung ipipaste mo dito. Yun yung ipipaste mo dyan. Okay? So, ipaste natin dyan. And then, connect. Pag na-connect mo na, okay na yun. Done na yun. Done. Kumbaga, dito, sa ina-edit natin, meron na siyang lalabas. So, ulitin natin, ha? Save muna natin to. Connect with service, connection, click lang, madali lang. Ayan o, lumabas na agad, di ba? Get response, lumabas na agad siya. Okay, kung marami kang integration, get response, Aweber, etc., lalabas yung lahat dyan. Okay, tapos dito makakapili ka din ng mga campaign names. Okay? Parang ganyan. Okay, tapos save mo lang, okay na yun, integrated na yun. Ibig sabihin, lahat ng mag-o-opt-in,
No, lahat na mag-opt-in dyan, dito sa form na to, sa widget na to, papasok doon sa get responder or sa autoresponder account mo. Okay, so save natin yan. At ngayon, balik tayo. Balik tayo doon sa impact instrument account mo. Dito sa tribe leads, balik tayo sa dashboard. Ito yung wag na wag mong kakalimutan. No? I-on. Kailangan i-on mo siya. Turn on mo siya for desktop at mobile. Okay? I-turn on mo parehas. Okay? Pag na-turn on mo na, no, ang mangyayari noon, hindi pa kagad lalabas yon. Hindi pa kagad yung lalabas dito. No? Kasi yung iba nagpapanik eh. Nagkumukontak sa support, ayaw lumabas ng widget. Bakit? Kasi hindi marunong sumunod sa instruction. So ganito, ituturo natin paano yung pinaka-importanting step. No? Paano lalabas yun dito sa kanan? Nakikita nyo, wala pang lumalabas, di ba? Supposedly, dapat lalabas na yun dyan eh. Okay, so ang gagawin mo para lumabas yun, gagawin mo, pupunta ka dito sa personalize and then widgets. Okay? Again, personalize, widget, tapos hanapin mo dito sa madaming options na to, yung tribe leads. Ito, tribe leads. Okay? Tapos i-add mo siya sa sidebar. Okay? So pwede mo yung i-drag and drop sa sidebar or pwede ka na lang pumili, i-click mo yan, check mo yung sidebar, pwedeng footer, sidebar, tapos add widget. Okay? So makikita mo, nalagay siya dito sa lugar na to. Okay? Basically, lahat ng mga nakalagay dito, no? Lulutang yon dito sa sidebar. Yan yung sidebar. Okay? So medyo, sa una medyo nakakalito siya, pero pag nasanay ka na sisiw na lang yan. So nakikita natin ngayon sa sidebar, yung search, di ba? Yung text widget, get more stuff, yung mga yan. Kasi nakalagay yan dito sa sidebar. Ayan, no? Search. Okay? Yung ito, text widget. No, kasi naglagay ka dyan, kaya yan meron dito. Okay, so ngayon, naglagay tayo ng tribe. Ibig sabihin, lalabas na yan doon. Pero make sure, i-check mo kung ano yung gusto mong palabasin. No? Yan yung lead groups. No? Okay, so yan. Sabihin natin, ito yung ginawa natin kanina, Unity Network Prospect. So, i-save lang natin yan. And kung gusto mo na siya yung nasa tuktok, i-drag mo lang din siya sa taas. Okay? So yan, nasa taas na siya. Ibig sabihin nun, pag ni-refresh natin itong page ito, dapat lalabas siya dito sa taas. Okay? Kasi sinet na natin na sa widget mo, nandun siya. So i-refresh natin ha. Tingnan natin. Okay. Hindi lumabas. Bakit hindi lumabas? Ayan na. Ito ang ba ginawa natin? Ah, alam ko na. Ang tawag kasi niya dito is, saan na yun? Hindi lang bas. Hindi lang bas ah. Sidebar, default sidebar. Refresh na natin. Possibly, lalabas na siya dapat dito. Okay, tingnan natin bakit hindi lumabas, ha? Tingnan natin sa single sidebar. Bakit hindi lumabas? Okay. Tingnan natin. Ulit. Tingnan na. Ginawa ko na nga eh. Nagkakamali pa. Di ba? So tingnan natin bakit hindi lumabas. Ulitin natin. Home subscribe widget. Hindi eh, no? Tingnan ulit natin. Kung lalabas na. So,
Saan ba yun? Ayaw. Okay. Tingnan natin dito baka sa kabila. Baka mali na naman ako ng ini-edit. Hindi. Tayo lumabas. Manage with live preview. Hindi kaya sa drive yun. Right? Sa drive leads na setting, no? Ah! Okay, alam ko na. Hindi, naka-all post naman eh. Alam ko na. Dapat hindi rin ito nakalabas. Kasi naka-select all din ito. Baka na-confuse siya, no? Okay, this time, tignan natin ulit. Yan na, lumabas. So, na-confuse siya. Dapat isa-isa lang palang lead group. Kasi dalawa yung widget. Ano? So, yan. Nakita niya lumabas, no? So, dahil kanina lumabas, hindi lumabas kanina kasi doble yung lead groups na nagawa natin. So, take note nyo yan, ha? Take note nyo na siguro isang widget lang yung pwede. No? Nalalabas dito sa, kasi sidebar to, main sidebar to. So, siguro tinitreat niya na kailangan isa lang lalabas dyan. Okay? So, parang ganun. So, make sure nyo na isang lead groups lang, pero basically pag sinunod mo instruction, gagana siya. Okay? Okay? Ang nangyari lang, actually hindi tayo sumunod sa instruction. No? Dalawang lead groups yung ginawa natin. Okay, so ganun. So simple. Diba? Simple. Nag-conflict, dalawa kasi. Alright. So ganun. Coach Ed, paano naman maglagay ng form or lead capture page sa baba ng post mo? Okay. Paano maglagay ng lead capture form doon sa baba ng every post? Napakasimple lang din nun. Ed Nasirin, thank you for asking that question. Ganito lang. Basically, gagawa ka ulit ng form. No? So dito sa lead groups natin, gawa na naman tayo ng form dyan. Okay, ang pipiliin mo ay, ito, post footer. Okay, post footer ang tawag doon. Okay, so yun, gawa tayo, create tayo ulit. Tapos, sabihin natin post form. Kahit ilan natin post form. And then, ayan, edit natin, pili tayo ng, ano, ng templates. No? So ayan, for example, ito, yung piliin natin, mabilisan na lang. No? Tapos, save mo yan. No? Alright, so ayan. Naka-set na siya. Okay? Anong gusto mong setting? Lalabas ba kagad? Okay? Etc. So yan, ikaw bahala lang. Ikaw masusunod sa setup mo dyan. Okay? And make sure na i-turn on mo ulit siya. Ayan yung wag na wag niyong kakalimutan. Okay? I-turn on niyo siya palagi. Okay? So kanina, di ba sinet up natin yung display setting? Okay? Dito nyo pwedeng ilagay kung ayaw nyo siyang lumabas. For example, sa mga pages, kasi magkaiba yung post at pages, ayaw nyo siyang lumabas sa mga pages, i-ano mo lang siya, i-uncheck mo siya. Pero okay? Nag-share screen ka ba? Ay, wala ba? Ikaw daw nakikita nila. Ikaw nakikita, pre. Okay, sorry. Ako pala nakikita. Okay, ito. Okay. So, ulitin natin yun, ha? So, again, create ka ng opt-in form. Ang tawag doon, post footer. Now, ito, post footer. Click mo lang yan. And then, pili tayo ng template. Tapos, ayan na, pipili ka na lang ng ano, ng gusto mong template dito, no? Napakasimple lang, napakadaling gawin. So, for example, ito, yan, piliin natin.
Save natin. Make sure na i-save mo. Again, kapag may integration ka, dito mo yan. Click mo lang yung form, connect with service, etc. So, simple lang siya, no? So, save changes. Tapos, again, huwag mong kakalimutan na i-turn on. No? Turn on siya dito. Okay? So, this time, kapag na-turn on mo na yan, automatic lalabas na yan. Hindi yan kagaya ng widget na kailangan pang pumunta sa personalized widgets, etc. Yung kasi yung pinakamahirap i-set up eh. Totoo lang. Yung post footer, automatic lalabas na yun. Okay, so for example, tingnan natin yung sample post natin. No? Sabihin natin ito, itong 6 beautiful tips and tricks every woman needs to know. Wow, okay, itong ano na ito, ha? Sample post na ito. Okay, so dito sa post na ito, dapat sa dulo niyan, lalabas yun. Okay, so tingnan natin, ha? Ayan, lumabas na agad, di ba? Ayan na yun. Post footer. So sa lahat ng post mo, lalabas yan. So for example, itong mga other post, tingnan natin kung lalabas din doon yung ayan, post footer. Okay, so yan yun. So pag eksperimentohan nyo, widget, post footer, ribbon type, no? Yung ribbon type, ito yun. Yung nasa taas. Kaya slide in. Ganda rin yung slide in. Itong ribbon, tingnan natin kung ano yung magiging itsura niya, no? Okay, ribbon. Okay, tapos edit natin yon. Ribbon, yun yung basically nasa taas. No? Ito, for example, yan. Yan, ito. So yan, pwede nyo i-customize lahat yan. Save nyo lang. Pag okay na. And then, balik tayo sa dashboard. Make sure na naka-turn on yung ribbon na yon para mag-take effect siya. So tingnan ulit natin, ha. Okay, so yan, nasa taas. Right? So yung mga yan, ribbon, widget, post footer, etc. Ganun siya, ganun kasimple mag-create ng mga opt-in form na yan, no? Okay? And yung integration kanina, ganun lang din kasimple. Ngayon, paano naman ma-set up yung thank you page? No, kapag for example, may nag-opt-in dyan sa ribbon na yan, paano ko ma-set up yun? Dito yun, sa connect with service din. After mong i-set up yung integration, no, yung autoresponder, sabi natin na set up mo na, dun sa pinakadulong steps, dito mo mailalagay. No? Itong action after sign up, yan yun. Okay, so for example, lagay natin, redirect to URL. Ibig sabihin, mapupunta sila sa isang specific page. So for example, sabihin natin, mapunta sila sa theunitynetwork.com. Parang ganyan. Okay. So, mapupunta sila dyan, no? So, tingnan natin, ha? Okay? So, set up muna natin saglit. Okay. So, puntahan natin. I-refresh natin. And then, ang dapat na mangyari kapag nag-opt-in tayo dito sa ribbon, no, ay mapunta siya doon sa website na sinelect natin o sinet up natin, no? Okay, nag-reload lang. Ulitin natin. Natin, ha? Ayaw. Ulitin natin. Ulitin. Ah, hindi ko yata na-save. Ayan na natin. Ayan. Hindi ko pala na-save. So, ayan. Testing ulit natin. Again, supposedly, kapag may nag-opt-in dito, pupunta doon sa website na nilagay natin. Okay? So, yan. Nakita nyo? Nilabas na siya. Napunta na siya doon sa website na nilagay natin. Bagal lang mag-load. Pero yan. Okay? So, parang ganun. Paano naman i-set up yung pop-up? Sabi ni Marvin. Ganun din. Basically, ibang type lang yon ng opt-in form. Ganun din siya, pero ganun din siya kasimple. No? Punta ka lang sa tribe leads, kalkalin mo yun, no? kalikutin mo kung anong pwedeng gawin doon. Explore, no guys? Explore. Okay, matatakot. Di naman sasabog yan. Okay, so for example, add ulit tayo, ha? Add ulit tayo ng opt-in form.
Lightbox ang tawag doon, no? Lightbox ang tawag doon. Okay? So, ganun siya. Add ka lang din. Pop-up. Tawagin natin siyang pop-up. Kasi yung iba tawag din pop-up, iba lightbox, etc. Okay? So, ayun. Ganyan din. Basically, ganyan yun. Okay, so testing natin ha. Pop up. Basta sa tribe leads, punta ka lang sa tribe leads, andyan yung iba't ibang klase. Iba't ibang type ng opt-in form. May in-content, may lightbox, may post-footer, may ribbon, screen filler. So, iyan mo yan. I-explore mo kung ano yung mga yan. Okay, so ngayon, sinet up natin itong pop up. So, i-refresh natin. Tingnan natin kung lalabas na siya. Okay, so dapat, boom, yan, lumabas agad. Ang bilis, di ba? Kasi sinet up natin na lumabas agad. So, what if ang gusto mong mangyari ay lumabas siya, sabihin natin after 20 seconds, 5 seconds, no? Gagawin mo, dito lang yon, i-edit mo lang yan. Andyan lang lahat. Okay, so andito, for example, ito, trigger. Display immediately on page load or gusto mo for a certain period of time. So, sabihin natin 5 seconds, pwede. Okay, o kaya naman, kapag nag-scroll down pababa, kaya naman, pag mag-aalis na yung visitor, pwede dun lumabas. Okay, sabihin natin, specific period, 5 seconds, no? So, yun yung 1 hour, lagyan natin. Hindi, wag ang tagal. 5 seconds, sabihin natin, 5 seconds. Okay, so i-load natin ulit, ha? 1, ay hindi, hindi lang. Bilis, ha? Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sakto, di ba? So, ganun. Okay? Ganun lang kasimple. Okay. So, that's it. Basically, ganun kasimple mag-set up ng integration, mag-set up ng thank you page, mag-set up ng squeeze box, etc. So basic, napaka-basic ng pag internet marketer ka, dapat yun yung mga basic knowledge na alam mo kung paano i-set up sa blog, sa yung capture page. Yan ang maganda, no, yung mga products natin, yung mga tools natin, ay mabibigyan ka ng capability para magawa yung mga bagay na yon ng sobrang dali. No, sobrang dali. Okay? So again, pinag-aralan natin kung paano mag-set up ng capture page. No, capture page, thank you page, at ng integration. Okay? Integration. Okay? So ganyan ha, pag may mga taong pumunta sa capture page mo, alam mo na kung paano mag-integrate ng autoresponder kung sakaling meron ka. Alam mo na rin kung paano mag-set up ng thank you page or kung saan sila mapupunta after nila mag-subscribe. Okay? Yung basic na flow na yan. Yan yung basic na system. No? Okay? Napaka-basic na system niya na dapat alam mo kung paano i-set up. And using our tools, using our products, napakadali mo siyang mai-set up. Okay? So, guys, madali ba? Naintindihan ba? Nagets ba? May katanungan pa ba? May additional question pa ba? Okay, Glesh. Coach, yung pag-add ng Facebook comment sa blog, saan yun? Okay, punta ka lang sa plugins ngayon doon Facebook. Okay, dito sa loob ng account ninyo may tinatawag na plugins. No? Puntahan natin yung account. Mag-share ulit ako ng screen. Mayroon tayong naka-reading plugin para doon. Okay, so ito. Punta ka dito sa plugins, may mga naka-install ng plugin dyan na pwede mong gamitin. No? So for example, yung kanina, hinahanap mo, pwede mong i-search yun dito, Facebook, di ba? O yan, Facebook comments. O activate mo lang yan, tapos may mga settings ka na gagawin automatic, magkakaroon ka na ng Facebook comment system. Okay? So ganun lang kasimple.
Kapag nag-expire yung free namin, hindi mo mawawala yung mga settings. Hindi mo mawawala yun. Mawawala ka lang ng access sa dashboard. Okay? Pero lahat ng settings mo, lahat ng post pages na ginawa mo, andun lang yun, intact yun. Okay? So, okay na ba, guys? Madali. Madali. Nakita mo ba yun? Nakita? Dito lang sa plugins. Kung lang plugins, tapos i-search mo dyan. So dito, maraming mga plugins na naka-ready na dyan, na-install, na-i-activate nyo na lang. No, naka-install na yan. Activate nyo na lang. Okay? So simple, di ba? So for example, yung Facebook na, i-activate nyo na lang yan. So ayun, nakikita nyo yung screen. Yan, activate nyo lang yan. Automatic, lalabas na yun. Magkakaroon ka lang ng Facebook comments sa blog mo. Okay? I-setup ka na lang dyan ng mga ilang bagay. No? Setup mo kung ano yung Facebook app ID mo. Basahin mo na lang dyan kung paano i-setup yan. Okay? Pero yung kulay, andyan, etc. Alright? Okay. So, ganun guys. So, yun. Yung pinag-usapan natin today, that is some of the basic no, na kailangan mong matutunan. No, and kung nagsisimula ka pa lang, sa una talaga medyo saburo, medyo malilito ka ng konti. No, pero yung idea na kapag, ito, no, yung basically yung idea na yan, no, napakasimple. Na maintindihan mo yan once, siguro mga twice, three times mo siyang marinig. Huh? Okay? So, yun. And then, meron din, ano, sabi ko nga sa inyo kanina, merong magandang reason kung bakit kailangan nating alamin, no, o matutunan itong mga skills na ito. No, as a business owner, as mga internet marketers, networkers, ang maganda, no, maganda na educated tayo dito sa mga bagay na ito. And the reason why is this. Nung isang araw, nanonood ako ng isang nakalimutan ko kung saan ako noon, pero nakapanood ako ng isang noontime show eh. Napakahimala. Saan ba nakita yun? Okay? Basta noontime show siya. And then, ang nangyari, yung isang parang host, no, dun sa noontime show na yon, parang nag-joke siya, at yung specific word na sinabi niyang joke ay open-minded ka ba? Tapos parang nagtawanan sila. Parang gano'n. Eh, open-minded ka ba? Parang gano'n nagtawanan sila. Tapos, minsan sa mga social media rin, no, may mga tao na ang ginagawang joke ay yung line na parang ganito. Kapi tayo. No? Parang gano'n. Kapi tayo. Yung mga joke na yun, no, ay patama kanino? Para kanino? Patama yun sa community natin, no? Kung napapansin nyo, parang ang pumasok sa isip ko nun, parang yung career or yung industry natin, nagiging parang katatawanan na sa mata ng mga ibang tao. No? Inagawan tayong katatawanan. Okay? And bakit saan ba nanggaling yung katatawanan na yun, yung mga ganong klase ng joke? Okay? Nanggaling yun sa mga maling practices ng mga marketers na hindi educated paano mag-market sa internet. Okay? Okay? So, yun lang yung alam, no? Yun lang yung alam ng mga opening line, yun lang yung mga alam na inviting strategy
na naituturo sa atin. Okay? Yung open-minded ka ba? No? Yung kapitayo, yung mga ganun. So parang nagiging patama na sa business natin, sa career natin, sa community natin. Yung mga ganun. And ang sana ang gusto kong mangyari na pagtulong-tulungan natin, no? Ay mabago yung tingin sa career or sa linya na ginagawa natin na sana one of this day tumaas yung tingin ng mga tao sa career na ginagawa natin, sa business na ginagawa natin. No? Okay? Diba para ang sarap pag ganun? Ay, networker to. Okay yan, malupit yan. Parang ganun. Imagine that. O talaga, networker ka? Pakilala nga. Anong pangalan yan? Parang ganun. No? And mangyayari yung bagay na yun kapag ginawa natin na tayo, no? Ay itrato, tayong mga marketers, no? Tayong mga network marketers, itrato natin yung career natin as something na seryoso. No? Seryoso na kailangan may matutunan na bagay. Yung mga ganitong klaseng skills, no? Yung mga business skills, mga business knowledge. Okay? Kapag ginawa natin yon, no? Pwedeng, yun yung maging isang way para dumating yung time na maiangat natin yung ating industry. No, kasi sa ibang bansa, di ba? I'm sure nababasa niyo na yan. No? Sa ibang bansa, may mga kurso about home-based business, may mga kurso sa school about multi-level marketing, di ba? Okay? So dito sa Pilipinas, medyo nagiging katatawanan na nga. Okay? So baguhin natin yon by starting from us. Na magsimula tayo sa sarili natin. No? At magagawa natin yung kapag ginawa natin na sarili natin ay talagang educated. Alam natin kung ano yung mga tamang strategy. No, alam natin kung ano yung mga effective na strategy. Educated tayo about our business. Sa ganung paraan, magagawa natin yung mga tao. Tignan ng mataas yung career. No? Tumaas yung tingin nila sa ating business na ginagawa. Okay? Magagawa ba natin yung matutulungan nyo ba? No? Yung community natin, yung industry natin na tumaas, no? Tumaas yung level. No, hindi maging katatawanan. Okay? Imagine that, no? Ito for example ah. Ito 'yung naisip ko kanina na example. Imagine yung ibang career. No? Ibang career. No, ginawa din katatawanan. For example, pagdo-doktor. Sabihin natin, 'di ba pag doktor, hindi mo wala namang ano. Hindi common yung ginagawang katatawanan yung doktor. 'Di ba kasi seryosong career 'yun eh. 'Di ba? Seryosong career. 'Di ba? Kailangan mong mag-aral ng skills, kailangan mong pumasok sa school ng mahabang panahon, 'no? Seryosohin talaga yung pagdo-doktor. 'No? So yung mga tao, mataas yung level ng tingin nila sa mga doktor, nire-respeto. 'No? Now imagine, no? Now imagine, parang yung pagdodoktor, sabihin natin. Paano bababa yung tingin sa pagdodoktor? Paano? Okay? Paano bababa? Kung bababa yung tingin sa pagdodoktor, kung yung mga tao, sabihin natin yung mga tao, ang sinasabi nila palagi, magdoktor ka, madali. Sobrang dali lang magdoktor. Gagawin mo lang, hihiwain mo lang yung kamay ng tao, doktor ka na. No? Tapos, kukuha ka na ng tagpa 500 every magpapakonsult ka. Di ba? Parang hindi professional, walang kaano-ano, walang kalatoy-latoy yung explanation. Kasi ganun yung nangyayari sa network marketing. Kasi yung mga networkers, ganun i-explain yung business natin. Wala kang gagawin, mag-i-invite ka lang ng dalawa. No? Which is not true. No? So sa atin, ma-mindset na tayo na we also need to learn this stuff. No, mag-aral ng skills, i-level up natin yung sarili natin. No, i-level up natin yung sarili natin para yung mga tao, no, maitaas din natin yung tingin nila sa career na ginagawa natin. Kaya ba natin yun? Kaya ba natin yun as marketers? Kaya ba natin yun, no, as internet marketers? Okay? Sige nga, sabihin nyo dyan sa chat box. Okay, network marketing, online marketing, internet marketing, aralin natin yung part na marketing. O, yun yung profession natin eh. Yun dapat yung passion natin.
no? Marketing. So ito yun. No? So imagine, darating yung couple of years from now, yung mga tao hindi na nagko-comment ng mga ganong klaseng joke. Okay? Diba? Naisip ko, eh, paano kaya kung sila yung bigyan natin ng joke, no? Close-minded ka ba? Ganun yung sila. Papagawa nga tayong t-shirt. Close-minded ka ba? Kaya daw, kayang-kaya. Okay. Yun yung reason, no? Yun yung sinasabi ko sa inyong rason kung bakit yung mga simpleng ganito, we need to learn this. No, i-level up natin sarili natin. Magkatulong-tulong tayo para i-level up yung industry natin, yung career natin, yung profession natin. And one of these days, matatawag tayo na network marketers, internet marketers professional. Okay? Kasi ang laki ng potential, di ba, sa business na ginagawa natin. Napakaraming kumikita ng malalaki. Okay? No? So dapat, taas talaga natin yung tingin sa career natin, sa industry natin. Okay, so pagtulong-tulungan natin yan and magsimula tayo sa sarili natin. Okay? So kung in line at nagustuhan mo yung ganung mission, ganung vision, congratulations, pagtulong-tulungan natin yan. No, kahit may iba ka pang opportunity na, kahit involved ka pa sa ibang MLM company, no? Lahat tayo, no? Magtulong-tulong tayo. Magtulong-tulong tayo na maitaas, maiangat yung industriya natin. So for the last time, tatanungin ko, kayong lahat, gagawin ba natin yun? Kaya ba? Okay? Pagtutulong-tulungan ba natin iangat yung industry natin? Hindi lang network marketing, hindi lang MLM, hindi lang business opportunity, lahat yan, no? Combine, iangat natin. Kayang-kaya. Okay, congratulations. Thank you sa inyo. And sa makita-kita tayo ulit bukas, no? Same time. And para sa mga members natin, sa members, no? Active members ng ating community, make sure na umatin kayo sa Friday. Okay? Dahil doon natin i-announce kung ano yung affiliate link na ipopromote nyo this coming Monday. Coach Ed, ba't ang gwapo mo? Siyempre! Mana ako sa iyo eh, ha? Thank you po. Ayan. Level up, yes. Congratulations, Dina. Thank you so much, Dina. Thank you so much, Mel. Thank you so much, Che. Oh, si Dex, di ba? Oh, doctor. Di ba? In our mission, thank you so much, Dex. I love you guys. Yes, let's create success stories. Yes. Ayos. Yon, thank you so much sa inyong lahat. Kita-kita tayo. And bisitahin nyo rin yung ano natin, no? Yung group page natin. May pinost ako doon. May mga important announcement ako na pinost doon. Basahin nyo. No? And mag-login din kayo sa Unity Network account ninyo. Mag-participate kayo sa community. So again, magkita-kita tayo bukas. Thank you so much. Itong video na ito, ipopost din natin ito sa back office ng Impact Instrument at Rocket Pages para mababalik-balikan ninyo. Okay, thank you. God bless. More power and more success sa inyong lahat. So yan, nagbago na ang webinar jam. Hindi na pwede tumambay. Pag in-end call ko to, talaga babay na sa lahat, pati sa mga presenters. Thank you so much, Coach Raymond, Coach Mau Magallanes, Coach JP Veneracion. Kita-kits tayo bukas. Bye!